Mukhang plano lang talaga nila ditong... Uy, ayun na nga. Sa minimap, nakita ko, boss, eh. Binigla tayo, boss, eh. Talagang kuha kagad doon ng first blood of Camp Killion. Pero ang ganda nung naging desisyon ng barangay, nabigyan kagad yung mid lane para magkaroon sila ng slight advantage coming into the turtle fight. Siya lang kasi yung walang purify. Ngayon, may pag-amba na gagawin si Sanford. Ibo-burst na nila. Kaso nga lang, nag-anyong dragon, nakalipad, tapos pinalagay yung dalawa. Stop pa nga ang nadelikado. What an outplay coming in from Sanford. Turtle naman ngayon, eh, didikit na lang ni Carl, pero nalangoy yan, may petrify pa. Si Miko na ma-flicker out at mukhang makakaligtas, pero dahil doon, makukuha ng Echo yung turtle ng libreng-libre. Grabe. Uy! Uy! Bro! Sanji! At may conceal play pang gagawin para lang tumawid doon sa kabilang bush. Ngayon, babasag sila pero hindi ata nakakapit dito si Sanji. Miko! Oop! Napalihis yung Sipa dahil nga nakapag-dash away. Pero ngayon si Sanford naman, papasok na under the turret. At makakayanin niya. Pero siya ay mapapatumba. Dumikit naman si Sanji dito with the combo. Oops. Sanji, naapuyan. Hindi naging enough yung kanyang pagtakbo para mawala yung apoy. Pero hindi pa ata tapos. Okay, so distansya na muna ang itatawag ng Smart Omega. Biglang nakapitan na ng Shadow Blade. Naku, boss. Naku, boss! Sabi ko na, nagkabaling ata na pinasukan na pagkat ng abang mula kay Benny Cutie at Yawi. May Sipa naman dito si Miko, nais silang gumante. At magiging successful naman sila, pre, dahil si Kelra ang makakakuha doon. Middle lane, binitawan na ni Storm yung Feathered Airstrike. Carl Tizzy dito, tahimik lang din na nag-aabang. At iipitin niya si Kelra, kaso ka lang sobrang layo na matumpan din si Sanji. Renjo nga lang makakasalubo si Benny, Benny Cutie. Si Daddy Benny, naghahanap ng next target. Aabot pa yung isa, mala homing missile lang! Grabe, Benny Cutie doon. Na Sipa mula kay Miko, yung setup na inaabangan nila, yun lang ang kailangan nilang abangan. And si Miko, ginagawa niya yung trabaho niya na magbigay ng info para sa teammates niya. Pero yung mga Sipa niya, hindi pa sumasakto papunta doon sa mga kakampi niya. Kumbaga yung alley-oop niya, hindi pa nasasalo. Ngayon si Yawi at si Sanford may pinaplano dito, Black Dragon Form, para i-zone out lang yung mga members mula sa Sport Omega. Ngayon, yung Lord! Nakuha pa rin talaga ito ni Carl Teezy. Tapos naghanap lang naman ang next target, yung Echo. Pero nakasipa na nga dito at si Yawi nga ang plano nilang bigyan. And that is a kill para kay Kelra, pero si Ryzen sinusundan lang. Very cutie with a flicker, securing another kill. Pero mabawi naman sila dito, Carl Teezy ang next target. Maraming gulo ang nangyayari sa gitna ng mapa, pero nakikita naman natin yung palitan. That is two kills. Tapos may isa yung Echo. Kaso nga lang yung Lord na secure nila. Ang ganda rin nung naging desisyon ng kabila. Pero mukhang andito na ngayon Echo Express rumaragasa. At si Miko ngayon iipit na habang si Renzo ay nandun sa may madilikot. Si Miko ang naging target. Habulin nga talaga nila. Pero Feathered Airstrike binitawan na. Sanford naman dito medyo delikado. Nakapitan siya. Nasa bunutan. Nakakuha naman ng kill dito yung isa. Carl Teezy. Kailangan niya mag-back away. Nagwawala na nga dito yung Omega kasi kompleto yung lima. Maaari pa sila mubasag ng Tori sa gitna. Medyo umasim ng bahagya. Pero ang target na talaga ng Echo doon ay basagin yung gitna. Pero nakahabol din ang Smart Omega at nakasagot. Nakita na rin natin to against Escalera nung nakaraan sa TNC. Mahilig siyang kumikot. Mahilig siyang na naghahanap ng dadaan na mag-isa. At mukha si Kelra ngayon. Naku po, nag-check si Kelra. Pero si Yawi, hindi pa rin talaga siya bibitawan. Nagamit na nga dito yung langoy. Yung Lord, bibitawan niya abala. Pero nandito naman si Carl Easy. Kailangan lumapit ni Ryzen. They have the vision. Kailangan lang talagang sumakto nung retrieve. Pero si Sanji naghahanap din dito ng opening. Sipa. Medyo malayo-layo si Ryzen. Nag-aabangan lang. This is a literal Lord. Pantanes, the stolen Lord coming in from Storm. Feathered Airstrike lang, sapat na! Pero maghahabol dito ngayon ang Echo. Gusto nila kumuha ng isa, and Renzo ang kanilang naging target. Sobrang clutch mula kay Storm na nangyari. Target nila dito is yung Lord. Pero kompleto kasi yung Smart Omega eh. Nandun sa mismong vicinity ng Lord, yung limang members mula sa Omega. Si Sanford dito, maaaring maging target. Si Carl Teezy, hindi nila bibigyan. Pero naku po! Si Storm ang nabigyan! Wala na yung inaasahan nilang Feathered Airstrike. Kaya naman, mas matapang napapasok dito yung mga orka. Ryzen. Si Sanford naman dito, bumaba na mula sa paglipad. Pero si Ryzen, papasok pa nga ba? Hindi umabot! Naharangan siya dito ni Sanford. At si Carl Teezy naman dito ang maaaring mabigyan. Umikot-ikot lang na tila ba parang trumpo. Pero makukuha nila ito, Kelra, hindi kakayanin ng bagyo! At si Miko ngayon ay mapapa-flicker, Renzo magiging target. Incandescent play mula dito kay Sanji. May burst sila na gagawin, tatalon pa sana with Islam. Pero hindi ka na makakatakas sa kamay ng dragon. Lord number 3,
sinecure ng Echo at nagsimula yun dun sa pick-off nila. And then tinapos nung biglang pagpasok ni Benny QT for the longest time nung nagkakaroon ng malupit na kaguluhan si Benny QT. Wala pa dun yung bagyo. Ngayon ha, mapapa-rough wave siya. Ang tingin ko pinaka-MVP dun yung harang ni Sanford though. Ganda yun. Sobrang mini-play lang siya. Pero hindi naapwesto si Ryzen dahil dun. Cancel na naman. Naku, ang sakit! Si Ryzen nata tatawid lang. Nagaanap siya ng opening. Pero ngayon, maganda rin ang pwesto. Pero humabol pa rin si Ryzen. Ay, sakit! Sobrang sakit ni Benny Yuti. Pero si Ryzen, buhay pa rin! Wow! Alone! Grabe! Or doon sa kanilang pabor na posisyon, itong Lord. Habang itong mga members naman ng Echo, yun na naman yung mga pwesto. Yung Yawi Bush eh. Galing. Yung Yawi Bush oh. Yawi Bush. Tawiran niya yan. Wala, daanan lang yan. Pero si Miko dito naghahanap ng pwede niyang ulihin. Oops. Pero nakatakas naman si Sanji. Nadikitan si Miko pero hindi niya naman kaya itong i-burst down. Yung Lord kalahati ang buhay. Kailangan mag-ingat. Yawi. Pero natawiran si Ryzen dito. Yawi lumangoy na with the rough waves. Pero si Benny Cutie nakabang pala. Ay! This time, magiging successful na siya sa pag-takedown. Ryzen with a Winter Truncheon. Pero nakabang pa rin si Sanford. Lalilipad dito si Stormy the Wings by Wings. Ngayon, malaya itong Lord na kukunin ng side ng Echo. Yung base. And yung base. Basag yung gitna. Uy, uy, uy! Abang, ito na naman yung magpasok. Kelra with the place. Tumutori-tori lang siya. Pero sabi naman dito ng Omega, ihahatid ko na papunta sa'yo. Kami nang bahala. Pero ngayon, magsisitakbuhan ng mga miyembro ng barangay. Delikado dito si Yawi, low on HP. Renjo na pa sobra. Storm with a crucial feather air strike. Dinigantan lang siya ni Sanford upang makancel yun. At si Miko ay humahabol pa rin. Sanford versus four members. Oh, no. Smart Omega pero sakto yung knock-up. Ooh. Wow! Saved by the knock-up. Kamuntika na siyang abutan ni Miko doon. Pero nakuha pa rin nila. And ang mga orka pa nga ang lamang dahil may Lord sila sa gitna. Hindi binibitawan ni Cartesi yung vision. Minamarkahan niya talaga para walang makatipi or whatsoever. Nagsimula yung laban na to nung si Ryzen ay naakit doon ni Yawi. Akala niya din kasi magsusurvive siya. May Athena shield siya, so perfect yun against Yawi. Yawi pumunta doon sa may long bush, doon sa may bottom lane. Mm-hmm. Tapos handa pala si Benny. Napasobra ata si Carl. Si Ryzen kailangan bumalik. Miko low, siyang possible na bigyan. Pero makakasurvive siya. Carl TZ, super low! And there goes Ryzen! Pero laging nakabang si Benny QT sa perfect moment na maaari niyang mabigyan yung kabila. Pero si Sanford nagwawala. Dito na ang Dragon. Kelra Immortality Pop. Miko low on HP. Pero napakasipa siya. Nakakuha pa ng isa pero mukhang huli na ang lahat. Bawas na sila. May minions pa sa baba. Pero mukhang kaya pa. Itutuloy ng Echo, yung Echo Express. The domination mula sa kanila top lane. Pero hindi pa tapos ang makikipagbakbakan mo ni si Benny QT dito. Kailangan umatras si Kelra kasi wala na nga siyang mga kasama. Pero napaganda ng Chrono Dash para may iwasan. Play. And that is an outplay from the gold standard. Kelra securing a kill. Crucial kill para sa kanilang defensa. At si Sanford ngayon, itutuloy pop yung immortality. At si Benny QT mamamatay. Nagta-tower lock, nagbe-base lock sila dito. Pero di sapat. That is a clean wipe. About. Mula sa barangay, maaari nilang rektay dahil si Carl na lang ang mabubuhay. Will this be enough? Matatapos ka ba nila yung laro? Itutuloy ng barangay ang kanilang pag-abante. 11 seconds bago mabuhay si Sanji. Kailangan tibayan ni Carl. Andito yung pulutong ng mga minions. Feather Rush ang bibitawan na niya. Ryzen Storm at si Kera ay ready na for the team fight. May isang minion pero naipit naman to ni Carl TZ. Successful siya sa pag-uli kay Kera. A beautiful defense mula sa Child Prodigy! Wow! What a game! Pero bumawi naman din agad siya. Plus points. Zero kills pa ngayon si Cartesi, pero hindi mo makakalimutan yung play na ginawa niya. Uy, yun na, may Petrify. Nagagawin ni Stone, Stone na magiging target. Available pa yung kanyang Winter Trudgeon dito. Nagamit na nga niya. Kaso nga lang, inabangan lang din siya right after the Immortality. Nakuha nila yung kill onto Stone. Sobrang tagal ng death timer sa ngayon. It's yung 25 Lord. Minutes in. And sobrang crucial noon kasi isa si Stone sa mga kailangan nila upang madepensa ang tong paparating na Lord. And ito yung problema kasi nandito si Benny, meron pa siyang flicker. So Yawi, pwedeng... Siyawi! Oh, ay, Siyawi! Nahuli nila yung nag-iisang Kelra sa may bandang likuran at maaaring ito na nga ang katapusan. Orca pa rin ang mananaig sa unang laban. Wow!
Echo Express. So now, sila pa ang magkakaroon ng chance na i-take yung turtle. Pero si Renjo, sisilip naman with the Black Dragon form. Ryzen naman dito, nakakaramdam mula kay Sanford. Maaari niyang mabigyan. Oh, and the first blood will go to Sanford. Tapos may hatak pa mula kay Yawi. May turtle ka na, may kills ka pa. Itutuloy pa ni Storm dito at nabagsakan ng Landshaker. At nakumpleto niya yung kanyang combo Roy dito. A Bracious Rat, hindi masyadong masakit. Pero sabi nila, kahit hindi masakit dyan, may continuous damage ako. Meiko na lang ang natitira doon sa naging team fight. Obviously, lumumang ang Echo doon. Iba yung aura ni Carl pag naglalakad in-game eh. No? Oh. Alam mo, gets mo talaga nakataas yung balikat eh. Oh, nakataas yung balikat. Hindi mo pwedeng bigyan pero napaganda ng hatak na ginawa. Andito rin naman si Renjo for the follow-up. Black Dragon, bababa na pero si Yawing mapapatumba. Carl TZ naman dito, lakad lang din pa atras. Pero sakto na naman yung binitawan ni Sanji dito na Feathered Air Strike para mapatumba si Ryzen. And without the Retry Holder, libreng pagong para sa Echo. Tapos biglang nagbe-bait lang pala siya. Nung na-expose si Ryzen, biglang naka-ulti na si Sanji. Nasustain niya yung sarili niya with Dreadnought and Molten Essence. Wala ka, pero si Meiko ang naging target. Bibigyan na kaagad, hindi na nga papakawalan pa. Even with the flicker, hindi naging enough para maka-escape sa sitwasyong iyon. Siga si Carl Teezy. Ayan na, Black Dragon form ay ilalabas. May conceal pa nga na isinabay. Uy! At ahatake nga ito si Carl Teezy. Pero napasobra ata ang kanyang stay dahil mabibigyan siya dito ni Kelra. Pero Ryzen, mabawi naman yung mga orka. Si Carl Teezy ay wala pero si Ryzen na naman ang naging kapalit. Retry Holder versus Retry Holder. Yun ang trade, but that is a turn apart memory mula kay Benny Cutie. Hindi pa rin bumibitaw ang OMG. Napopwersa palagi yung Omega na mag-commit ng mga ultimates. Ilang beses na tayo nakita ng Dragon Form na hindi nasulit ng Omega. Nako po! Sulit ata to. At ngayon, Benny Cutie naka-secure ng kill at si Storm magiging target! Susundan ata siya dito at andito na nga si Sanford with the bravest fighter, Carl Teezy! Wow! Will survive! Nakatakas pa siya sa tatlong miyembro ng barangay at hindi pa tapos yung kabila. Tumama man yung bala, hindi pa rin sapat. Mukhang libre na naman ang Lord para sa mga orka. Oh, napwersa yung ultimate no ni Renjo. And afterwards si Ryzen. Mula sa Omega, imagine may andyan naman si Kelra with the Nibiru's Passion. May Bennett's Rage pa siya. So ngayon, parang ang target dito. May flicker na gagamitin si Yawi para ibig siya. Napasakto ng pagbitaw dito ni Meiko ng kanyang I am offended. Para nga talaga hatakin si Yawi na may plano ring humatak ng isa. Naghatakan lang silang dalawa. Sanford, pero yung Feathered Airstrike ni Sanji dito, hindi niya rin mayu-utilize gaano at maganda yung naging depensa ng barangay. Mukhang it's my turn na. Mukhang ito na nga yung bawi nila. Gagamit na kasi ng isang conceal play. Oops, Yawi ang tatanggap nito. Uy, alam nila na nandun. Petrify na gamit! At Yawi ay babagsak. Kulang ng isa ang side ng Echo. In the next 20 seconds, apat lamang itong itong kupunan ng mga orcas. Mahirap ang sitwasyon ng Echo. Akala natin lamang sila, pero naunahan sila dito ng Smart Omega. Pero si Carl Teezy, lakad siga pa rin. Pinapasok ang Lord Pit, makikipagpahalagat si Kelra. Pero si Kelra ang nais bigyan. Wind of Nature, sobrang crucial. Pero buha pa rin siya ni Sanford. At yung Lord ay mapupunta sa kamay ni Ryzen. Itutuloy pa nila at Ryzen ibabagsak. Habang si Renzo pinagtulungan ng tatlo, killing spree na si Sanji. And a wipeout mula sa Echo! Plano na nilang tapusin to! Medyo matagal-tagal pa bago dumating ang mga miyembro! Hindi yata enough yung Lord na na-secure nila dahil yung Echo ay sama-sama na halabira mga orka! Wow! Echo Express! Yun yung literal na express. Wala nang lingon-lingon. Diretso lang sa goal. Wow! Perfect timing para sa Omega sana. Na ginamit nila yung sentry, nakita nila na walang taong nandun. Pwede sila pumuesto muna sa isang bush tapos mag-o-conceal para sa play. Eventually, nakita nila, napansin nila, kakapatay pala nung Lito, may tao dun sa pixel bush for sure. Hinatak ni Meiko gamit yung kanyang mga senses, may nakuha sila minus one. At alam din nila, perfect time din na kumontest ng Lord na yun kasi meron silang Wind of Nature na kakakuha lang ni Kelra.
Yun nga lang, sobrang solid ng ipinakita ni Sanford.